Ang pag-uusapan natin kung ano-ano ba ang mga kailangan tandaan pag mag-i-insurance. Good morning, guys. What is up? Chubby Rider here. Today is another vlog. Time check is 7:02. Pag-uusapan natin kung ano-ano ba ang mga kailangan tandaan pag mag-i-insurance challenge. This September and October may mga endurance challenge na gaganapin. So sana makatulong ito na mga sasabihin ko. Okay, number one, guys. Dapat pag magiging endurance challenge kayo. Eh tanungin niyo muna sarili niyo kung kaya niyo ba. Kasi kung sasali lang kayo na parang bukso ng damdamin, wag na lang. Kasi di natin alam kung anong pwede mangyari. Okay? Okay. Number two. Di ba tatanungin nyo kung kaya nyo yung sarili nyo? Di ba? And next step dyan is, kung nasa condition ba yung katawan nyo. Kasi kung sinasabi nyo lang na kaya nyo pero yung katawan nyo di naman talaga kaya, bumibigay, wala rin. Kasi dapat wala kang sakit, malakas pa ang katawan mo, yun. Kasi pag naghina-hina ka dyan, wala. Tignan kung okay ba ang sarili? Kung nasa kondisyon ba ang sarili? Pangatlo is yung sa motor. Kung okay ba ang motor nyo? Wala ba ang mga aberya ang motor? Wala ba mga problema? Wala pa mga problema ang motor nyo, kung ang gulong nyo, okay. Ang mga loob ng makina nyo, kung okay ba, walang katok, walang tumutunog-tunog. Wala bang masisira dyan? Kasi, pag endurance challenge, isasagad nyo yung motor, for sure. Alam ko naman kasi, nag-endurance challenge na din ako. Alam ko na pinupush nyo sa limit yung motor nyo. Lalo na kapag may mga straight na magaganda. Straight na walang masyadong kasabay. Alam ko naman na isasagad nyo talaga yung motor nyo. Kasi ako, isa din ako dun. Kaya make sure na okay yung ano nyo, yung motor nyo. Okay. At pang-apat is, dapat may pera kayo. Kasi kung gusto nyo maging maayos yung motor nyo, kailangan nyo gumastos. Kasi wala naman libreng ano ngayon, walang libreng maintenance ngayon, lahat na may bayad. And then may bayad, mahal ba? Depende na lang kung may kaibigan kayo. Pero syempre, nagtatrabaho din yung kaibigan nyo, dapat babayaran nyo ng tama. Diba? Di forget kaibigan nyo, babaratan nyo na or magpapalipre kayo, hindi. Kailangan nyo din magbayad paminsan-minsan. Naka-apat na tayo, no? Panglima,
dapat alam nyo yung ruta. Kung hindi nyo man alam lahat, dapat alam nyo yung ruta. Kahit di nyo man alam lahat ng mga checkpoint o mga pupuntahan, at least meron kang alam na kahit mga kalahati. Kalahati ng checkpoints is alam mo kung saan. Kasi bintahe din yan pag alam mo eh. Di ka na, kasi pag bumotor ka and mag-endurance challenge ka na and hindi mo alam kung saan ka pupunta. Ano yan eh, medyo maalanganin ka sa daan eh. Hahanapin mo kung saan maliliko, saan mapupunta. And then tendency, hindi ka makakapagpabilis. Endurance challenge. Hinahabol mo yung oras para matapos mo yung challenge, endurance challenge. Okay? Then is wear protective gear. Helmet, gloves. Wala akong gloves. Riding jacket kung meron, kung wala, okay na yung jacket with ano na lang, shoulder pads na lang kayo kung ganito lang na jacket ang gagamitin nyo. And then knee pads and riding boots and riding pants, yung mga ganung bagay. Kung kumpleto kayo nun, suotin nyo na for safety purposes. Kailan ba tayo? 6 na ba? O 7? Dapat tandaan sa endurance challenge. And then, pampito ba? Pong 8? Basta, ang susunod is, yung disiplina nyo sa ano, disiplina nyo sa pagbomotor. Kasi, pag ganyan, endurance challenge, is, lahat dyan nagpapanatan. Lahat dyan mabibilis. Meron namang hindi. Pero kadalasan kasi, lalo na pag start pa lang, pag nakalabas na ng highway, yun. Wala na. Ang bibilis na. Wala ka nang magagawa. Ang mahirap pag sa unang arangkada, pag maipit ka sa gitna, na may mabilis sa unahan mo and then may mabilis sa likod mo, tendency mo is mapupush ka na magpabilis din para makahabol ka and then hindi mo maharangan yung nasa likod mo. Okay? Tsaka, minsan dyan din nagkakadisgrasya, nagkakasapitan. Yan. Kung alam mo hindi mo kaya magpabilis, tumabi ka na lang muna sa gilid and then maghinay-hinay ka ng takbo. Pag nakita mo nang clear na, wala na masyadong naghahabulan, saka ka pumasok ulit sa linya. Ganun yun. Tsaka kung may mga kumikasama ka, kung mag-isa ka lang, okay. Kaya mo, you can take your time. Kahit sagadin mo ng 12 hours, kung ilang hours man yung endurance challenge, kahit sagadin mo, okay lang. And dapat meron, kung may kasama ka, dapat ang gagawin nyo is body system. Yung ano lang, sama-sama kayo, sama-sama yung dalawa. Hindi kayo, walang maiiwan, walang mauna. Yun. Kaya may kasama ka, para may kasama ka. Kung mag-isa ka, walang problema, kahit mauna ka sa ibang nag-endurance, okay lang yan. Mauna ka na, walang problema yan. Yun. Dapat din, meron kang baon na kahit konting pagkain, tubig. Kahit biskuit lang at tubig. Kasi, pag-endurance challenge sa civil, wala ka naman, di ka naman ihinto na kakain sa karinder niya eh. Kasi kami noon, noong 2018 sa Motoad, meron kami dalang tubig. Wala kami dalang tubig pala. Ang nangyari, may mga checkpoint na nagbibigay ng pagkain. May itlog, may tubig, may biskwit. Yun.
Very thankful kami doon sa mga checkpoints noong Motoan 2018 na nagbigay ng mga pagkain. Ang tanda ko noon, meron doon sa Bulusan. Bulusan meron doon pagkain na binibigay. Yun lang yung natandaan ko na may nagbigay sa akin. And dahil doon na hindi kami nalipasan ng gutom, na naibsan yung gutom namin doon noong endurance. Pero kung ayaw nyo talaga mag ayaw nyo kumain ng ano ng pagkain doon, kung talagang gusto nyo mag top finisher, dala na lang kayo ng sarili ng tubig tsaka kung ano, biskwit. Para pag ano na kayo sa malapit na kayo sa finish or medyo na-feel yung gutom na kayo, pag sa checkpoint, stop kayo, then kain kayo ng siglit. And pagkakain nyo, di okay na. Larga naman. Yan lang naman yung kailangan nyong tandaan kung may endurance challenge. Ako kasi, baguhan pa lang ako sa pagmumotor and then sa pag-endurance. Ito ang mga sinasabi ko sa inyo. Ito yung mga experiences ko. Ito yung mga ginawa ko nung nag-endurance din ako. Noong sumali ako sa mga endurance challenge dito sa Bicol. Ito yun din yung mga tinandaan ko na kasi sabi ko, kailangan ko to. Pag hindi ko to sinunod, mahirap na. Ayoko naman magka-aperya sa daan. Ayoko madisgrasya. And ayoko din mawala. Yan lang naman. Sana maging helpful to sa inyo, lalo na sa mga bagong riders na gusto sumali sa mga endurance challenge. Sana maging gabay ito sa inyo. Makatulong man lang. So yun na, punta na ako ng work. Nandito na tayo sa may wagang papasok. Sana guys, makatulong ko sa inyo. So yun lang muna. So see you guys, peace out. Wait lang. Mamaya papakita ko sa inyo yung gagawa ko ng separate video ng ruta dito sa Pilar. Kung saan ba dapat kayo dumaan or... Kasi maraming andito eh, mga reblocking. So papakita ko sa inyo kung saan ba ang mga reblocking na yon. And then kung saan ba kayo dapat mag-ingat or saan kayo dapat maghinay-hinay ng takbo o saan kayo magpapabilis ng takbo. So papakita ko sa inyo mamaya. So yun, peace out guys.